kasi nakalusot. Tapos ganyan. Hindi mo pa nakita yun? Kamusta kayo? Kasama ko ngayon ang kaibigan kong si Miguel. Hi, Miguel! Kamusta po kayo? Gagawa kami ngayon ni Miguel ng laruang stethoscope, yung ginagamit ng mga doktor. Ready ka na ba, Miguel? Ready na po, Ate Pia. Talaga? O sige nga, ano yung mga kailangan natin sa paggawa ng laruang stethoscope? Bottle cap, lumang cord, lapis, gunting, glue, masking tape, at makukulay na papel. Okay, o kumpleto na gamit natin. Umpisa na natin. Una, trace natin ang bottle cap sa makukulay na papel. Tama. O sige, umpisahan na natin. O, ako ang hahawak ng papel habang tinetrace mo para hindi gagalaw. Ayan. O Miguel, ano susunod natin gagawin? Gupitin natin ito. Mag-iingat sa paggamit ng gunting, ha? Okay. Magpapatulong tayo, ha? Ah, sige. O, tulungan kita. Ayan. Natin muna dito. Ang ganda naman ng pagkakatrace mo, Miguel. O, saktong-sakto. Ayan. Mahilig ka bang maglaro ng doktor-doktor? Opo. Ayan, Miguel, tapos na yung ating bilog na papel. Anong susunod natin gagawin? Idikit natin sa bottle cap. Oh, sige, gamitin natin tong glue. Tapos, ayan, ikaw maglagay ng glue. Lagay mo lang dito yung glue. Ayan, okay, okay na yan. Tapos, ngayon, pwede na nating idikit yung papel. Ayan, tapos, pag may matirang papel, pwede natin gupitin yung sobra. Pwede na natin gawa ng disenyo yung ating bottle cap. Walk. Ayan, Miguel, mukha bang nakangiti na? Opo. Tabi muna natin ito, tapos kunin na natin yung extension cord. Gugupitin natin yung lumang extension cord. Pero, tandaan, kailangan tanong nyo muna kay nanay at kay tatay kung lumang extension cord na yun bago ninyo gupitin, ha? So, Miguel, hawakan mo yung isang dulo. Tapos, hawakan ko to siguro hanggang dito. Pwede na to. Ayan, gupitin natin. Hop. Ayan. Okay. O, anong susunod natin gagawin, Miguel? Digit natin ang masking tape ang dalawang dulo ng lumang cord sa bottle cap. Hawakan mong mabuti. Kukuha ako ng masking tape. O, ayan, Miguel. Mukhang matibay na siya. So, ngayon, ang gagawin natin, pagsamahin o idikit sa bandang gitna ng masking tape ang dalawang piraso ng extension cord. Kuha ulit tayo. Siguro banda dito. Didikit lang natin ito ng masking tape, ha? Anong susunod natin gagawin? Nilalagyan ng tenga. Tama! O yung earpiece ng stethoscope. Paano natin ito gagawin? Simple lang yan. Kunin natin yung dalawang dulo ng extension cord. Ayan. O hawakan mo, ha? Ito, hawakan mo muna ito. Tapos, itutupin natin ito sa dulo, tapos tatakpan natin ng masking tape para maging pabilog. Ayan. O, sige, ulitin. Ayan. Ayan. So, habang tinitiklop natin, tinidikit rin natin. Nako! Ayan! O, sige, kakapalan ko rin yung akin para pantay. Kasya ba, Dok? Kasya po. Yan. O, sige. Ngayon, ang gagawin natin, itupi natin yung dulo. Dapat, yan, nakatupi siya ng konti. Pantayin natin. Pantay ba? Ayan. So, tutupi natin yan, ha? Tapos, ididikit natin ng masking tape. Babalutan natin. Kailangan mahabang piraso. Yan.
babalot natin ng pababa. Tatakpan lang natin to. Tapos, alam ko na, hawakan mo muna to, ha? Hawakan mo yan, ha? Hawakan mo lang, ha? Tapos ako yung mag-iikot. Ayan. Tapos, freeze! Ayan! Okay, siguro hanggang dito lang. Tagtagan natin. Ayan! Okay! Pantay na siya. Ngayon, kailangan tutupiin natin. Kasi di ba parang nakatupi yung sa stethoscope. Tingnan natin. Pantay ba? Opo! Ayan! Pantay na siya. Pantay na nga. Pero kulang pa to. Di ba yung stethoscope meron pang dito sa gitna? Opo! So, gupit tayo ulit ng isang maliit na piraso ng extension cord. Tapos, ididikit natin sa gitna. O, hawakan mo ito, Miguel, o. Ididikit ko ito gamit ang masking tape. Ito sa bandang gitna. Ayan. Ayan. Dito siguro, no? Apo. Pantay po. Ayan! O, diba? Ngayon, lagyan lang natin to ng disenyo para mas makulay. So, kuha tayo ng maliit na piraso ng pulang papel. Ginamit natin kanina. Tapos, sukat lang natin. Ayan! O, di ba mukha na siyang stethoscope? Susubukan ko pong gamitin natin, Pia. O, sige ba, Dr. Miguel? Pakinggan mo nga ang aking heartbeat. Malakas! O, habang pinapakinggan ni Dr. Miguel ang aking heartbeat, subukan niyo rin gumawa ng larawang stethoscope, ha?